灼灼，何时春色入江河？舞他为顺水逐波，何故轻曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在秋桑断崖处静默。天悲地展，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不幻。环顾千秋，有梦与回，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，浮风遥远，自如纵横，潇洒。爱上的他，江北，爱上，ba't mo ginawa yun? Paano ang tiyan siya kung wala ka? Kung wala ka, anong gagawin ko? Ayos lang. Baliwala ang buhay ko. Para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Balik na. Sabihin mo kay Saksin, Roji. Ingatan niya ang tiyan siya para sa akin. Ayoko. Ayoko. Ayoko ang tiyan siya sa'yo. Kailangan mong paslangin si John na Jake. Kailangan mong iligtas ang iyong ina. Hindi kita hayaang mamatay. Hindi kita hayaang mamatay. Hindi ko papayag. Ayos lang. Ang alay ko dito ay para sa kapayapaan ng tiyan siya. At kaligtasan ng aking ina. Kaya sulit lang. Sayang. Kaya mo ko lang napagtanto. Sa iyo ako nag-aalala. Sa iyo. Napakalaki ng utok ko sa iyo. Sobrang laki. Hindi. Pangako ka. Hindi. Kalimutan mo ko. Ayoko. Ayoko. Janbei! General! General! Sabi ni Ama, dapat pakasalin ko ang aking unang mahal. Hindi ako susuko. Udaga! Udaga! Sasamahan ka namin! Ah!
Ikaw, Daga. Sundan kita. Bakit ka nagpunta rito? Maliit ang bahay ko. Pakiusap, umalis ka na. Alam mong pinunta ko. Tatapusin ko na ngayong araw na ito. Pakiusap! Si Ama ay malubha na. Araw-araw humihina siya. Nagmadali siyang magpunta rito. Hindi niya kayang bumangon sa pagkahiga. Malubha na siya. Maaari, huwag ka nang malupit. Sakit? Tama pala ang dating ko. Nagawa mong hanapin ako. Chiyon, lumabas ka muna. Mag-uusap kami ng Ginoong Song. Alam ko na darating ka. Ngayon ko lang naunawaan. Ang katanyagan o kapangyarihan ay hindi mahalaga. Nais ko lang patuloy mabuhay kasama si Chiyon. Hayaan mo na akong mabuhay kasama si Chiyon habang buhay. Yun ang pinakamahalaga. Sayang, huli na. Bago ko na unawaan. Tama ka nga. Malubha siya. Ilang araw na lang. Meron panlunas. Maliligtas siya. Kuhanin mo. Kung nais ko siyang patayin, bakit ba ako mag-aabala? Mahigit 2,000 milya mula Cabecera. Nagpunta ka para lang sabihin yun? Malaki ang utang ko sa pamilyang Juan Yuana. Nagpakatatag ako para sa huling pagkikita natin. Marami akong kasalanan. Kalaban ako ng inyong pamilya. Bahala ka kung pipiliin mong patayin ako o patawarin ako. Mamamatay ka na. Bakit pa ako mag-aabala? Hindi ka pa rin nagbabago. Huwag mong kalimutan. Hindi ako si Yunhin. Nag-iingat ako. Nagbudbud ako ng lason sa damit ko. Malalason ka. Kapag gumamit ka ng kapangyarihan, tumigil ka na. Mabubuhay ka pa ng ilang araw. Naganda ka. Bago ka nagpunta rito, ako rin. Sa ngayon, nakalalamang ako. Nakapagtataka ba? Ha? Langhapin mo ang hangin. Pamilyar bang naaamoy mo, ha? Si Feyan? Tama. Kinausap ko siya. Ang pathalang si Feyan. Para pahirapan ka, isinangla ko sarili ko sa kanya. Sa tingin mo, masasaktan ako sa konting lason?
minaliit mo ko. Hmm? Bata ka pa at wala pang uwang. Matulog ka muna. Yan ang yelong siruelas ng tiansya. Ipinapitas ko para sa'yo. Kamahalan, masarap at kakaiba ang siruelas na to. Ah. Kaya lang, kamahalan, 50,000 kawal nyo ang umalis para lang mamitas. Ah, hindi ba sobrang laking abala nun? Hindi mo naiintindihan. Ang yelong siruelas ay tumutubo lang kung saan nagtatagpo ang yelo at ang damo. Tumutubo lang ito kapag may hamog na yelo. Kapag hindi mo nakuha, wala na. Bihira at mahirap hanapin ang prutas na yan. Anong mas mahalaga, 50,000 kawal o ang prutas? Maliban doon, hindi ba ipinapitas ko yan para lang sa'yo? Salamat, kamahalan. Kaya lang, 300,000 kawal ang nasa loob at labas ng palasyo. Ang kalahati ay nakakalat sa tiansya. Tapos, 50,000 ay lumabas. 100,000 na lang ang natira dito sa palasyo. Kapag may nangyaring masama, ang... Ilang araw lang sila mawawala. Anong maaaring mangyari? At saka may 100,000 kawal, hindi naman sila madaling matatalo. Wala yon. Kamahalan, ang ulap na hugis dragon. Ang ganda. Ang ulap na hugis dragon. Mapalad ang pangitaing ito. Hugis dragon? Hindi mo ito alam. Ang ulap na hugis dragon ay lumalabas lamang kapag may milagro o mahalagang pangyayaring magaganap. Sa tarangkahan ng langit, magbabagong anyo ang ulap. Tama po. Kapag ang ulap na hugis dragon ay magpakita, ibig sabihin, may masayang kaganapan ang malapit nang mangyayari rito sa tiansya. Marahil dahil nakakagulat ang mga nagawa nyo. Kaya pati ang kalangitan ay natutuwa. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Kamahalan! Masamang balita! Kamahalan, masamang balita po! Kamahalan! Kamahalan! Kamahalan, masamang balita po! Ano ba yun? Si Shanbei, papunta na po rito. Dalawang araw na po. Kasama ang kanyang hukbo, nakikipagdigma siya laban sa atin. Lahat ng kuta ng ating hukbo na madaanan niya ay wasak na. Ang ulat na to ay mula sa kuta ng lalawigan ng Loon. Ang tansya ko po, 100,000 na lamang po ang layo nila. Walang silbi! Bakit ganun sila kabilis? Merong 200,000 mula desyerto ng Gea hanggang Loon. Paano niya? Nag-aklas ba ang lahat? Ang sabi ng iba, tila pinagpala ng langit ang hukbo ni Prinsipe Lie. Hindi sila mapigilan, hindi matalo. Ang konseho, kamahalan, ipatawag! Sige, papuntahin sila sa palasyo sa oras na ito! Opo. Jiyun,
alam. Makinig ka. Hindi ka niya tatanggapin dahil anak kita. Baliwala ang awa mo sa kanya. Sayang ang pag-iyak mo. Tumakas ako upang makipaglaban sa lungsod at para hanapin si Kuya. Alam niyo yun. Hindi ba? Sinusundan mo ako. Hindi dahil sa akin. Hindi rin para kuhain ako. Gusto mo lang hanapin ka ni Song Yue para makagante. Laban ito. Tugmaan. Kaya ako ang ginamit mong pain? Chiyun, alam mo ba ang nabubuo kong dugo sa paglilingkod ko bilang pinuno? Hindi mo malalaman. Matapos ang ilang taong hirap ko sa Taiwan at sa pagdala ko ng kaunlaran, lumabas ako masama na kinamumuhian ng lahat sa Taiwan. Ang lahat dahil sa kanya. Sa tingin mo, yun ba'y makatarungan? Pinatay mo ang buong pamilya niya? Makatarungan ba yun? Ama, pagbabayad pinsala yun sa lahat ng iyong ginawa! Hindi akong pumatay kay Prinsipe Wenyi. Ngunit kailangan. Ang tugmaan ng magkalaban sa politika parating nauuwi sa patayan. At bukod dun, kung wala ang baluti ng dragon, namatay ka. Ginawa kong lahat para sa'yo! Huwag na ninyo akong gawing dahilan! Kayo ang nagnasa sa trono ng Taiwan! Tapos sasabihin ninyo ako ang dahilan ng inyong ambisyon? Tinanong ba ninyo ang iniisip ko? Tinanong ba ninyo? Kung ako ang nasunod nung araw na iyon, nanaisin ko pa ang mamatay kaya sa isakripisyo ang kanilang buhay para sa baluti ng dragon! Kahit naisipin ang lahat na ako'y makasalanan, ikaw, hindi mo pwedeng isipin yon. Si Jean Beye, buhay pa? Sige, mag-aklas ka. Tandarin niyo ang dakilang abay! Isabit ang ulo niya sa tarangkahan, titigan niya mabuti ang kanyang ina! Kamahalan, huwag po. Si Kamahalang Jing ang pangunahing abay ng dating hari. Yun po ay hindi makatuwiran. Kalokohan! Bakit hindi makatuwiran? Pupugutan din kita ng ulo! Tapat po ako sa inyo, mahal na hari. Kamahalan, si Kamahalang Jing, hindi dapat patayin. Huwag mong akalaing hindi kita papatayin dahil gusto kita. Kamahalan, maliban sa hindi pagpatay, dapat ay pangalagaan siya. Magagamit siya kapag kinausap ang prinsipe. Oh, may punto ka. Putulan ang kamay. Huwag patayin! Huwag po! Huwag? Bakit hindi? Ano bang relasyon ninyo ni Jean Beye? Pangahaskang salungatin ako dahil kay Kamahalang Jing? Kamahalan, ang prinsipe malapit na sa palasyo. Malabo nang pasukuin siya. Kamangmangan rin ang lusubin siya ng ating hukbo. Ang iniisip kong gawin, pagdating ng prinsipe, si Kamahalang Jing, kaladkarin natin, pirapirasuhin hanggang siya'y bawian ng buhay. Upang kapag hindi sumuko ang prinsipe,
Manghihina ang kanyang hukbo. Gagamitin natin ang pagkakataon. Kaya, huwag muna saktan ng kamahalan. Gusto kong naisip mong plano. Ngunit, kamahalan, kahit na ang balak ng general ay napakaganda, kailangan pa rin harapin ang mga kalaban. Kaya, iniisip ko kung ang mga kawal na ginto, sapat bang lumaban? Kamahalan, kailangan hintayin ang pagdating ng mga dagdag na kawal. Tama ka. Ilan ang ating mga kawal? Kamahalan, dati, sapat ang kawal sa loob ng palasyo, pati lungsod. Kamakailan lang po. Inutusan niyo ang 50,000 upang mamitas ng prutas. Kung bibilangin ang mga kawal sa loob ng lungsod, merong 80,000 kawal. Karamihan po na nakapwesto sa labas ng lungsod. Ang kasapi ng hukbo ng hari, mga 10,000. Kung kaya ba nating labanan ng prinsipe, hindi ko alam. Anong dapat gawin? Kamahalan, kailangan humanap agad ng dagdag ng mga kawal. Ang pinakamalapit na kuta rito, 800 milya. Kahit walang hintong mga bayo, bukas pa sila makararating. Ang hukbo ng prinsipe, 100 milya. Kaya, huwag tayong umasa sa dagdag na kawal. Paano na yan? Tama ba yun? Pero gagawin natin yun. Ikaw ang general ng kagitingan. Gumawa ka ng plano. O lagot ka! Kamahalan, marahil maaari siyang tumulong. Kaya lang... Sino? Sino? Bilis, sabihin mo na! Si... Prinsipe Wuji. Si Zhong Yue. Nasaan siya? Umalis po kanina. Ang sabi lang niya, huwag kayong gambalain. Nako, may mangyayari. Teka lang po. Teka, bakit po ba? May panganib? Tanungin po ninyo, siguro alam niya ang lahat. Guro? Opo, sigurong Wuji. Sige, nasaan siya? Dito po. Guro? Guro! Ha? Nasaan siya? Hindi ko siya nakitang umalis. Ganito, makinig ka. Sabihin sa prinsipe, si Zhong Yue pinuntahan si Qi Zhen. Kailangan gumawa siya ng plano. Opo. Kita ng 7 beses, ngunit iniiwasan mo ko. Kailangan pa ng ganito para mapapunta ka. Binigo mo ko. Meron na bang bagong balita sa babaeng ipinahahanap ko? Huwag po niyong kalimutan, si Prinsipe Wuji, 100,000 ang kawal. General, ang tinutukoy mo ba'y mga kawal ng alyansa? Ganun na nga. 50 milya lang ang layo ng hukbo ng alyansa rito. Sila ay walang kinikilingan. Para sa kapayapaan sila. Ang hinirang na prinsipe, may kapangyarihang ipadala sila kung saan kailangan. Ang alyansa, ang pinakamalapit upang tumulong. Sabihin mo, si Prinsipe Wuji at Zhan Beiye nagsasapuatan ba? Opo. Si Prinsipe Wuji... tumutulong na kuhanin ni Beiye ang trono. Tapos gusto mo, patuloyin ko sila sa bayan at papasukin ang hukbo niya rito? Huh? Anong motibo mo? Nais ko lang pong tumulong. Ipaliwanag mo.
Maging kayo o si Beye, parehas lang. Nagtatalo sa Tian Chuan. Ang Tian Shak... Prinsipe Wuji, napilitang suportahan si Beye. Ang dalawang prinsipe ng Tian Chuan, kailangan ng suporta ng Tian Sha. Baliwala sa kanila kung sino man ang nakaupo sa trono. Basta kakampi. Si Prinsipe Yi mahihirapan ng makabawi at lumaban pang muli. Kamahalan, pagkakataon nito, bakit hindi kumampi kay Prinsipe Wuji? Pag ganon, si Prinsipe Wuji, pipiliin ba ang nag-aaklas na lumalaban sa nakaupong hari? Kamahalan, kung nais niyong mamili ng kakampihan, sa tingin ko si Prinsipe Wuji ang dapat piliin. At tangi niyong pipiliin. Ngunit nagkaroon kami ng pagtatalo ni Prinsipe Wuji dati. Paano ko siya kukumbinsihin? Nagsilbi ako sa prinsipe mula ng bata pa ako. Kilala ko siya ng husto. Pati ugali niya. Ako ang kukumbinsi sa prinsipe. Kamahalan! Kamahalan, ito lang po ang paraan na mayroon tayo. Kung ipadala ang alyansa, hihingin ko sa kanya ang pamumuno sa hukbo. Sa ganon, kung may iba man siyang balak, hindi niya pa pwedeng gawin ito. Sige, makipagkita ka kagad. Patayin niya si Beye. Magkakampi na kami. Hindi pa. Nahanap. Ano ba ang ginawa mo pag-alis ng Chongkang? Inubos sa pagpaplano, paggawa ng paraan upang makuha ang pagiging hinirang na prinsipe ng Tian Chuan. Doon mo inilagay ang pagsisikap mo. Walang kahulugang titulo ng mortal na mundo. Mahalaga bang ipaglaban? Sulit ba? Nalimutan mo ba kung sino ka? Ikaw ang tagapagmana ng espiritual na tao na Xuan Ling. Ang pag-aon o paglagpak ng mundo ay responsibilidad mo. Sa pagitan ng buhay ng lahat ng nilalang at sa buhay ng isang babae, kailangan ko pa bang sabihin kung alin ang mas mahalaga sa dalawa? Patawad po. Nais kong makapag-ambag sa mga kaharian. Upang may kapayapaan, hanapin mo na kaagad yung babae. Hindi ko maintindihan. Babae lang siya. Paano siya gagawa ng malaking pinsala? Kikitlin ang inosenteng buhay para sa kapayapaan ng mundo? Naniniwala ako na meron pang ibang paraan. Kahit ano pa, ang pinakaligtas na paraan ay pastangin mo ang babaeng yon. Kaunting oras na lang ang natitira. Uji, huwag mo kong sisihin sa gagawin ko. Guro. Fuyao! Fuyao! Fuyao, mabuti dumating ka na. Bilis, tingnan mo si Guro. Anong problema? Hindi ko alam. Pinagpapawisan. Nanginginig ang katawan niya. Wala pa naman si Ginoong Song. Kumuha ka ng tubig. Oo. Uji, anong problema? May sakit ka ba? Ayos lang. Nawala ako sa konsentrasyon. Nagulo ang chi. Bakit? Totoo? Patingin? Ayos lang ako. Ano? Kumusta si Jean Beye? Ayos. Si Jean Beye papunta kasama ang lihim na hukbo. Malapit na sa lungsod. Kagad? Oo. Hindi ko inasahang darating sila kaagad. Ang desyerto ng Geye ay malayo sa lungsod. Isama pa ang tagal ng labanan. Sobrang bilis ng galaw nila. Mukhang ang lihim na hukbo ay mas malakas sa inakala natin. Si Nanchang? Nauto ko siya. Kaya lang, baka may gagawin siyang desperadong bagay. Kaya dapat iligtas kagad si Kamahalang Jing. Sige, akong bahala. Bago lumusob si Beye, dapat maitakas na natin si Kamahalang Jing. Guro! Ha? Guro, magaling ka na? Kailan ako nagkasakit? Nag-alala tuloy. Siya. Guro, kailangan mong hanapin si Ginoong Zong. Sabi ni Ginoong Yunhen, bago makita ni Ginoong Zong si... Sino ba yun? Si Chi Jen ba? Yun na nga, tama po! Si Chi Jen, nasa Tian Sha? Mahabang paliwanag.
Sige na. Sasama ako. Teka, nalimutan mo nang ikaw ang general ng katapangan? Bago dumating si Jean Bayer rito, may mas mahalaga ka pang gawain. Sige, mag-uulat ako kay Jean Nanchel. Ang hukbo mo, ipahihiram mo. Bakit ka nagpunta? Ayos lang sa akin. Mamatay na kasama ka. Hanggang ngayon, tiwala ka pa rin sa kanya? Hindi ko lang inakala gagamitin niya si Chiyon na pangbitag niya. Ang galing nito. Ang galing nito. Ang lahat ng kasali naririto. Oras na para tapusin ito. Inaanak. Huwag mo kong tawaging inaanak. Ikaw ang mahal kong inaanak. 15 taong tinuruan kita magbasa at magsulat at mga bayo. Tinuruan kita bilang tunay kong anak. Ikaw ang mahal kong inaanak. Wala ka na talagang pag-asa pa. Kung maniniwala ka sa kanya. Tila mga pamilya natin ay hindi na magkakaayos. Kaya lang yun, Hen. Ikaw at si Chiyon ay pinagkasundo mula bata pa. Alam ko ang pagmamahal mo sa kanya. Naniniwala ako, hindi mo siya pababayaan. Ako ay malapit nang mamatay. Inihahabilin ko sa iyo si Chiyon. Alagaan mo siya. Huwag kang maniwala. Para saan ba ang sinasabi mong yan sa akin, ha? Nandito ako para ituro ka sa tamang direksyon. Patayin mo. Pagkatapos, ilibing na natin ang alitan. Si Chiyon ay sa iyo na. Hindi maaari. Walang kahit anong imposible. Pag-isipan mo. Kahit na siya ang iyong kuya, sa nakaraang 20 taon, hindi kayong dalawang nagkasama. Siya ay isang estranghero na nataon lang ay kadugo mo habang ako at si Chiyon. Kami talaga ang totoo mong pamilya. Patayin mo siya. Wala nang aalalahanin pag bumalik ka sa trono ng Taiwan. Ikaw at si Chiyon, pwede magsama habang buhay. Hindi ba napakaganda noon? Yunen! Tama siya. Kapag hindi, pareho tayong mamamatay. Gawin mo. Dapat manatili kang buhay. Gagawin mo ba akong makasalanan na papatay ng sarili niya, kapatid? Ang gusto mo, patayin ako ng sarili kong kapatid. Sa ganun, habang nabubuhay siya, wala siyang katahimikan sa pagkakasala niya. Kahit papano'y buhay siya, hindi ba? Thank you.
Tama. Kahit papaano, buhay siya. Sige. Panalo ka. Kahit pagdurusa ito, kailangan mo tiisin habang buhay. Kaparusahan ito dahil malambot ka at utu-uto. Kaya lang, kailangan mo umalis dito ng buhay. Hindi. Hindi maaari. Sa pag-iigante, 40 taon ang ipinagpalit ko. Para sa akin ang buhay ay luho. Mula pa noon, hindi mo sinusunod ang mga payo ko. Minsan lang, sundin mo ako. Gawin mo. Sundin mo. Patayin mo ako. Sige na, Yunhen. Huwag magkatubili. Patayin mo siya. Ito ang katapusan ng lahat. Ngunit, may isang pagkakataon ka lamang. Gawin mo na. Huwag akong pilitin. Mapilit kayo? Bakit ninyo ako kailangan pilitin? Akala mo susuko lang ako? Matapos ang 18 taon ng aso, hindi pa rin matapat. Sige. Binigay ko na ang buong sarili ko kay Feyan para sa ganitong kapangyarihan na magagamit sa ganitong sandali. Ako munang patayin mo! Huwag kang mainit. Hindi ikaw ang uunahin ko. Yeah.
谁也不懂。